Oggi comi. Hello everyone, this is Bunny. Welcome to my channel, Bunny Soul Network. These days sa Korea, hindi ako masyadong naglalabas dahil nga marami nagpa-positive sa virus, especially dito sa Seoul. Talaga napakahirap nitong may pandemya. Pero pasasaan ba at nawawala din naman ito. Wala naman daw kasing forever. So, fighting lang sa ating lahat. Ayun. May tatanong po ako sa inyo. Mahilig po ba kayo sa pera? Siyempre, ako, oo. Mahilig ako sa pera. So, lahat naman tayo mahilig sa pera. So, kaya ako po natanong dahil ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pera. Ipapakilala ko po sa inyo ang pera dito sa Korea. Alam ko naman po na alam na ng iba sa inyo na ang monetary unit dito sa Korea ay won. Don naman, in Korean, yung ibig sabihin ng pera. Dito po sa Korea, may walong klase o uri ng pera. Merong apat na uri ng papel na pera, merong apat na uri ng barya. Sa pera ng Korea, naka-print or nakalagay yung mga historical figure. Kung mapapansin natin yung mga historical figure na yon, lahat sila, ang apelyido ay Lee, maliban sa 50,000 won. Dito sa Korea, yung perang papel, magkakaiba po ng sukat. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na same siya ng sukat. Dito sa Korea, magkakaiba po. May kita natin. Yung pinakamalaki, yung malaking halaga, may sukat siya ng 15.4 cm yung haba. Tapos yung sumunod na halaga naman ay 14.8 cm. Tapos itong sumunod na 5,000 won, 14.2 cm. Tapos itong 1,000 won, may sukat siya na, or may haba siya na 13.6 cm. Pero same siya ng lapad. Pare-pare siya ng lapad kung makita natin. 6.8 cm yung lapad niya. So, mag-umpisa po muna tayo kay 50,000 won. Or, Omanon. Siya po si Shinsa Imdang. Siya po ay from Joseon Dynasty. Noong unang lumabas yung Omanon, dapat daw babae yung maging model or yung i-print dito sa pera na to. Pero nung malaman ng mga tao na si Shinsa Imdang yung i-print or ilalagay or gagawing model, marami yung tumutol. Kasi marami nag-o-opinion na si Yu Gwanson, yung babae na aktivista para sa kalayaan ng Korea, yun daw ang mas karapat-dapat na ilagay dito sa 50,000 won or Omanon. Pero yung opinion ng mga tao, hindi pinansin, mas pinili pa rin nila si Shinsa Imdang na ilagay dito sa 50,000 won. Ito yung pinakamalaking pera dito sa Korea. Nagkakahalaga po ito ng 2,000 pesos dyan sa Pilipinas. So next naman ay 10,000 won. Nagkakahalaga po ito ng 400 pesos dyan sa Pilipinas. So, ang nakalagay naman dito, or ang model ay si The Great King Sejong. Siguro marami nakakilala sa inyo kay King Sejong. Siya po ang gumawa ng Korean alphabet or Hangul. Si The Great King Sejong. Si The Great King Sejong, siya po ang ika-apat na hari ng Joseon Dynasty. Si King Sejong din, magaling siyang hari, maganda yung pamamalakad niya noong siya ang nagahari. Maraming sa nasasakupan niya, nasagana yung pamumuhay dahil sa kanya. Yan po. Manon. And next naman ay 5,000 won or 8,000 won. So may kita natin dito si Yulguk Lee or Lee Yulguk. Nagkakalagay po ang price po nito, nakakabulol. Ang price po nito sa Pilipinas ay 200 pesos.
So, itong si Lee Yulguk, nanay niyo po si 50,000 won, si Shin Sa Imdang, nanay niya yon. Ito, siya naman ay scholar or sikat na scholar noong panahon ng Joseon Dynasty. Ito, nauna siyang ilagay sa pera kasi yung Uma nun, mas late na yung lumabas. Diba, nakaka-proud yung family nila kasi nasa pera sila. Tapos yung nanay niya nasa malaking halaga pa ng pera sa Korea. So, ito si Lee Yulguk. And next is 1,000 won. 1,000 won. Ang price po nito sa Pilipinas, kung papalitan natin, nasa 40 pesos. Ang nakalagay naman dito sa Chon won or 1,000 won ay si Lee Wang. Si Lee Wang po ay isa ring scholar noong panahon ng Joseon Dynasty. So, kung mapapansin po natin, di ba? Ayan. Karamihan sa kanila, Lee. Lee ang apelido. Lee Wang, Lee Yulguk, at si King Sejong, ang apelido po niya ay Lee. Liban lang dito sa Umanon. Lee din ang Lee. Maliban po dito sa Umanon, hindi po Lee yung apelido niya. And next naman ay ang barya naman po ang ipapakilala natin. Ito ang apat na klase ng barya. 500 won. Nagkakahalaga po siya ng 20 pesos. Tapos, ang nakalagay naman dito to ay hindi tao, kundi crane. Ibon po siya na crane. Ayan, crane. Crane. Ibon. Tapos, ang next ay 100 won. Nagkakahalaga po siya ng 4 pesos sa atin dyan sa Pilipinas. Tapos, ang model or ang nakalagay naman dito na historical figure ay ang bayani ng Korea, si Admiral Yi Sun-shin. Siya po ay isang general noong Joseon Dynasty. Isa po siyang magiting na general. Si the great King Sejong at si Admiral Yi Sun-shin, sila po yung dalawang tao na lubos na ginagalang dito ng mga Korean. Si Lee Sun-shin po ay nakipaglaban noon noong 1592, nagkaroon ng war dito, lumusob yung mga Japanese Navy. Tapos, nagkaroon ng digmaan, tapos maraming nalipol sa or maraming napatay na Japanese Navy o mga sundalong Hapon itong si General Yi Sun-shin. Pero nung matatapos na yung digmaan nila, nabaril siya ng mga Hapon, kaya siya namatay. Ito po ay si Yi Sun-shin. So may kita po natin sa Gwangwamun, si The Great King Sejong, yung nasa 10,000 won. At saka itong si Admiral Yi Sun-shin, may kita natin yung statue niya sa Gwangwamun. So, sa atin sa Pilipinas, may halang tulad natin sila kay Jose Rizal at kay Andres Bonifacio. Obegon. 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 Obegon, no. Oshibon or 51. Nagkakalaga po yung tanong. Hulaan nyo. Ikaw, Elmayo. Kung gusto. Elmayo. 50. 2 peso kalahati ng ano noon. Hindi marami nung mag-add. Oh my god. Ito, 2 peso, 2 piso po ang halaga nitong 51. Ang nakalagay naman dito ay ang pangunahin nating pagkain. Syempre ay ang bigas or palay. Ayan, kita po natin palay po siya ang nakalagay diyan. And next naman ang last na barya ng Korea ay ang 10 won. 40 cents po ang halaga niyan. 40 centavos. At ang nakalagay naman dito sa 10 won ng Korea ay hindi rin po tao. Ayan, ay tabo-tap ang nakalagay.
nakalagay po dito, Tabotap. May kita po ito sa Gyeongju. Itinayo ito noong panahon ng Silla Dynasty. Silla Dynasty yung sinundan nyo ng Joseon Dynasty, dati-dati pa. Tapos, yung Tabotap nga, tower siya. Ayan, Tabotap. Kasi ibig sabihin ng top is tower. May kita siya sa Gyeongju, ang pangalawang tourist spot dito sa Korea, kasunod ng Jeju Island. Mayroon po akong sasabihin sa inyo or hidden story about sa mga perang papel dito sa Korea. Noong taong 1950s, yung unang lumabas yung perang papel ng Korea, yung model or yung naka-print na historical figure, nandito siya sa left side. Kung tingnan na dito yung left niya kasi nakaharap sa atin. Dito yung left side nakaano yung mukha ng tao. Tapos binago nila yon kasi nga yung sa left side yun yung trademark ng North Korea, kaya binago nila sa gitna. Nung nasa gitna ang historical figure na yon si Lee Seung-man, yung first Korean president. Pero may mga nagreklamo na in Korean. Sabihin ko in Korean. Kanito yung sinabi ng mga nagpapabango sa president or yung mga nagsisipsip, mga ganon, parang ganon. Ochikami, kupunime, olguru, chobusu, itamaringa. So, ganon po. Kaya no, nagsimula na naisipan nila na ilagay sa gilid lahat yung mga historical figure ng mga taong nakapint sa pera. Yan po, sana na-enjoy nyo po ang kwentong kaperahan dito sa Korea. So, sa mga hindi pa na po nagsusubscribe, please subscribe and like! Thank you for watching!